Good morning guys. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw ay kung paano tayo magcha-charting gamit ang Charles Schwab platform. Ito po yung account na inopen natin, kaya isi-share ko sa inyo kung paano tayo magcharting dito sa platform na ito. Okay? So mag-start na po tayo. Ang ginagamit ko pong browser, depende po sa inyo kung ano po yung na-download nyo. Pero Firefox po yung ginagamit ko. Click po natin ang aking browser. Ayan. And then, mag-a-add lang po ako ng another tab para lumabas po yung Google search. Ayan. X ko lang po itong isa. Okay. So, dito po sa box na ito, Google search box, pwede po kayong mag-type dyan ng www.charlesschwab.com. Pero kung meron na po kayong nakaset na Charles Schwab apps, pwede naman po nyong directly na i-click yung inyong na-download na apps kung meron kayo sa computer or sa inyong cellphone. Kung wala, type nyo lang po sa box, sa search, yung www.charlesschwab.com. And then, click enter lang po. Ngayon, makikita nyo po sa screen yung Charles Schwab Login. Click Login. And kung meron po kayong account ng Charles Schwab, meron kayong login ID. Type nyo lang po dyan yung inyong login ID. And then yung inyong password para makapasok tayo. And then click Enter. Ito po yung lalabas sa inyong screen. Sobrang dami pong features ng ating Charles Schwab at talaga pong napakaganda. Mag-i-enjoy po kayo sa kanilang platform. Nandiyan na po lahat kompleto. So, ang gagawin lang po natin, dito sa pinakababa sa left side, meron pong box, code. Ayan. I-type nyo lang po dyan sa loob yung letter ng stocks na gusto nyong bilhin. Or kung alam nyo po yung symbol or yung code ng stocks na gusto nyo or nakapag-search po kayo sa Google, pwede nyo pong i-search sa Google yung mga account na gusto nyo kung hindi nyo po alam. Or first letter lang po ng stocks na gusto nyong bilhin, pwede rin. Type nyo lang po sa loob at lalabas na po dito yung mga stocks. So ito, piliin natin tong Apple, pinaka-popular na si Apple, ang paborito ng lahat. Click lang po natin yung Apple na code and then code. And then sa right side po sa pinakababa, click natin yung chart. May lalabas na box. Sa loob ng box, click po natin yung view more chart. So ito na po yung lalabas sa ating screen. Nakapasok na po tayo dun sa Apple stocks. Ngayon, paano po tayo magcha-charting dito? Ito po yung ating mga kandila, makikita nyo po sa screen. Para makapag-plot tayo kung saan tayo magba-buy and sell, gagamitan po natin ito ng indicators. So, nasan po yung indicators? Andito po sa left side, sa taas. Ito, mababasa nyo po, may arrow. Click nyo lang po yan. And then, pili po kayo dito kung ano po yung kailangan nyong mga indicators. Nandyan na po lahat. At nasa sa inyo na po kung ano po yung ginagamit yung basic at yung kabisado nyo po para kapag kayo po ay nagpa-plot. So, ang kadalasan ko pong ginagamit ay yung moving average 2050 and then yung relative strength index, yung RSI. Ginagamit ko rin po yung MACD at yung Bollinger Band. So, pili na lang po kayo dyan sa indicators. Pwede rin naman pong i-type nyo dito sa box kung ano po yung hinahanap nyo, kung moving average, ayan. Type nyo lang po yung moving and then lalabas na po dyan. Pili na lang po kayo. And then go. Okay, so ganun lang po kadali maglagay ng indicators. Ang kagandahan po kay Charles Schwab ay nakasave ka agad kapag naglagay ka ng indicators. So meron akong volume, RSI, and MACD. Automatic na po yan kahit mag-log out pa ako. Pagbalik ko, nandyan po ulit yung aking indicators na inilagay. Ngayon, i-share ko naman po sa inyo paano natin gagamitin itong mga lines. Kung paano tayo maglalagay ng support and resistance gamit yung ating mga line. So, itong nasa pang-apat ay kapag ginamit natin, ay ganito po yung kanyang purpose. Ayan. Para ma-connect nyo po yung inyong line sa kabilang side. So,
So, ito lang po yung inyong line na gagamitin. Okay? So, para po mabura, click and click lang po natin yung X. Ito namang sumunod ay para makapaglagay kayo ng support and resistance, ano lang po siya, straight lang. Ayan. Ganyan lang po yung gamit ng ating susunod na line. So, kung gusto niyo pong burahin, click yung cursor and then X. Ito namang pong kasunod, ay kapag gusto niyo pong maglagay ng line, kagaya po nito, isang straight line. Ayan, so click niyo lang po kung saan tapad niyo gusto. At kapag mali, pwede niyo rin pong click and then X lang po. Ito namang kasunod ay line na mayroong arrow. Ayan, gusto niyo po itong gamitin para malaman niyo kung trend up, trend down. Ayan, ito lang pong line na mayroong arrow. Click and X to erase. Yung kasunod naman po ay lines kung saan pwede po kayong makapag-backtest ng days, weeks, months, and years. Ito po, kadalasang ginagamit kapag nagbabacktest kayo ng mga nakalipas na araw o buwan o taon. Dahil ito po ay makikita nyo hanggang sa mga nakaraan price action ng inyong kandila. So, click to erase. Ganun lang po kadali. Ito naman ay circle. Kung gusto nyo pong maglagay ng specific, gusto nyo tutukan yung area, ayan, pwede po kayo maglagay ng circle. And click to erase lang din po. And then ito naman box, ginagamit po natin para maglagay tayo ng zone area. Ayan, kung saan tayo magbabuy and sell, kung saan po tayo maglalagay ng ating cut loss. Ayan, ito po yung kadalasang ginagamit yung ating zone area. Okay, gamit po yung ating box type. Click to erase. Ayan. So, mayroon pa pong ibang gamit sa iba't ibang platform yung ating mga lines. At basic lang po yung kadalasan na ginagamit ko. Ganun lamang po kadaling mag-charting sa ating Schwab platform. Pwede po kayong mag-backtest gamit po yung ating mga minutes, days, weeks, months, and years. Dito lang po sa taas, makikita nyo po dito, ito yung cursor natin, may makikita kayong custom. Click nyo lang po yung arrow. Pili lang po kayo dito kung gusto nyo po makita yung daily, year to date lang po. And then lalabas po sa katabi niya yung daily. So ang magiging result po nito, yung ating kandila ay magre-represent ng daily price action. Sa bawat isang kandila ay nagre-represent po ng daily price action. Ngayon, kung gusto naman po natin tingnan yung minutes, click lang po ulit natin yung custom. Balik po tayo. Click natin yung day and then magbabago po yung nasa katabi ng ating daily box. Ayan, makikita nyo po minutes. Click nyo lang po yung arrow. Then pili kayo yung 1, 3, 5, 10, 30 minutes kung saan po kayo mas prepare na mag-buy and sell ng inyong stocks na napili. Pili pa kayo kung ilang gusto nyong backtest. Mabacktest nyo kung ilang araw, month, ayan, nakalagay year para makita nyo po yung mga past trade ng bawat stocks na gusto nyo pong bilhin o gusto nyo pong invest. Okay? So, ito po yung backtest natin. Dito lang po yan sa taas. Sa custom box, custom and then minute. Pwede nyo po yung baguhin dyan. Pwede rin nyo naman pong gamitin tong date. Ayan, kung mayroon po kayong specific na date na gustong balikan, click nyo lang po yan dyan kung anong date and then go lang po at mapupunta kayo dun sa araw na gusto nyong i-review yung inyong trade. Ganun po mag-chart sa ating Charleswab. Napakadali po na kapag naggamit po kayo dito ng mga trend line, kahit mag-exit po kayo o mag-log out po kayo, the following day na balikan nyo, nandun pa rin po yung ginawa nyong mga lines, yung mga plotting nyo po ng support and resistance. Ganun po kaganda gumamit ng ating platform ng Charleswab. Okay? Pwede rin po nating ma-move itong mga candle gamit po itong ating cursor. Click nyo lang po yung screen hold. Click hold and then move to the left and then move to the right. Ganun lang po natin mamumove yung ating mga candle para makapag-backtest po tayo sa mga nakaraang price action ng ating kandila. Pwede rin naman po tayong gumamit negative and positive sign para mapaliit at para mapalaki yung ating screen. Gamit po itong ating negative and positive na sign. Meron pa po tayong isang way. Ang gagawin lang po natin, kapag yung short, yung gusto ko lang pong silipin ng mabilisan,
kung ano na po yung price action ng mga kandila. Okay, so ang ginagawa ko po, pumupunta ako sa account ko. At dahil ako po ay nakapag-buy na at nakapag-invest na, ay lalabas po dito yung aking portfolio. Ayan yung aking mga position na binili. So sa tapat po nung stocks na binili ko, meron po dyang tatlong line at arrow. Click nyo lang po yung arrow, lalabas dyan yung trade, chart, company news, option, chains, at set alert. Click nyo po yung chart. At papasok po kayo sa another box or another screen. Makikita nyo po dito yung mga candle. Pwede po kayo ditong mag-chart din ng mabilisan. Pwede rin po kayo ditong mag-plot ng inyong mga support and resistance. Ayan, o. Pwede po kayong mag-plot. Pwede rin burahin yan. Click to erase lang po. Pili lang ulit kayo kung anong gusto nyo gamitin. But, kapag nag-plot po kayo dito at gumamit kayo ng mga lines, ay hindi po siya nasisave. Pwede rin namang isave nyo pero hindi siya automatic na masisave. Mag-uulit po ulit kayo kapag nag-exit kayo. So, mag-uulit ulit kayo ng another line or another plot na naman. Compare mo dun sa tab na inopen natin kanina, kapag nag-exit kayo at binalikan nyo, nandun pa rin yung mga na-plot nyo na area, nandun pa rin yung mga lines na ginamit ninyo at pati yung mga indicators automatic na nakasave. Kumbaga parang ano to mabilis ang silip ng presyo kung mag-sell na ba kayo. So, dito lang po sa right side, ayan yung chart. Tapos makikita nyo na yung price action ng inyong stocks na binili. So, ganun lamang po. Dalawang klase po yung ating way. Mas madalas ko pong gamitin yung another tab. Yung itatype ko yung code, and then ilalagay ko po sa chart, and then view more chart, at makakapag-plot na ako or makakapaglagay na ako ng aking mga indicators and support and resistance. Pwede nyo po yung i-save dito, save chart, ayan, nakalagay po yan dyan. So, ang gusto ko lamang pong i-share sa inyo ay kung paano tayo mag-chart dito sa ating Charles Schwab platform. So, ganun lamang po kadali. Sana po ay meron kayong natutunan at meron po kayong napulot kung paano mag-basic charting gamit po ang ating Charles Schwab platform. Okay, so yun lamang. Hanggang sa muli, maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you! Bye guys!